Yan ang ating Diyos. At nakita ko po na marami pong tao ngayon. So again, happy Father's Day po sa lahat po ng tatay at sa mga kagaya ko po na magiging tatay pa lang. Happy Father's Day. So, ayun po. Kayo po ba ay pagod na sa buhay ninyo na para bang puno na lang ng paghihirap, puno na lang ng kalungkutan, na para bang walang nangyayari sa lahat ng plinano mo. Lahat ng ipinanalangin mo, parang hindi na nangyayari. Pagod na po ba kayo? Kaya ba? Pero hindi po ba na isang katotohanan po ng ating buhay sa ngayon? Marami po sa ating mga... Hindi po yan si Lord, no? Nag-feedback lang po yung mic. So, katotohanan po ng ating buhay, marami po sa mga panalangin po natin ang para bang hindi po sinasagot. Ano, para bang wala si Lord diyan. E, ang pag-uusapan po natin is makikita po natin sa Mark chapter 5. Maraming salamat kapatid. Sa Mark chapter 5 verses 21 to 43. And kung nandito po kayo last week, alam nyo po na ito po yung continuation nung atin pong pinag-usapan last time. Which ang title po ay, naalala niyo pa po ba yung title? Ano po? Freedom in Christ. Siyempre, nagamit na po natin yung Christ. Jesus naman po yung gagamitin natin. Joke lang po yun. Sabi ko na hindi po talaga ako magaling mag-joke eh. Pero yun. So ang ating pong pag-uusapan is ang faith in Jesus. Yung faith, ibig sabihin po nun, pananampalataya. And mostly, ang sinasabi po palagi pag faith, ito yung ability to see things that are unseen or not yet there. Tama? Pero isa pong gusto kong sabihin sa inyo na ang biblical faith is actually you see something even when it's not there sa tingin ng ibang tao. Why? Because you know that God is faithful. Naniniwala po ba kayo that God is faithful? Kahit na hindi po sinagot ng Lord yung panalangin mo kahapon, this faithful pa din po ba? Amen. Makikita nyo po dito sa maliit na part, doon sa kabila, sa kaliwa nyo po, God dependence. Nire-ready ko po kayo para po doon sa series po natin ng God dependence. So ito po yung introduction, yung mga sermon po na susunod, ay introduction po patungkol sa God dependence. And siguro next week, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit po natin to gagawin. Okay po? So, kung pagod na po kayo, itaas nyo po ang kanang kamay nyo. Pagod na po ba kayong para bang walang nangyayari sa buhay ninyo? Para bang hindi sinasagot ng Diyos ang inyong panalangin? Taas nyo po yung kanang kamay nyo. Sige po, wag po kayo maya. Ibig sabihin, kung hindi nyo po tinataas ang kamay ninyo, lahat ng panalangin nyo ay sinagot na ng Diyos. Yun lang po ang dahilan kung ba't di po natin tinataas yung ating kamay. Ano? Si pastor po, dalawa na po yung tinaas na kamay. So, ang punto ko po dito is, first, do you believe in miracles? Ano po yung mga milagro? Naniniwala po ba kayo sa miracles? Amen? Hindi po yung milagro na, ano po ah, yung masamang milagro, yung ginagawa po na kababalaghan. Hindi po yun. But yung miracle na galing po sa Panginoon. So kung naniniwala po kayo, ano po ang ibig sabihin ng miracle? Ito ay mga bagay na imposible na nangyayari po. Kaya nga miracle eh. Kaya nga milagro. Milagro na lang. Di ba pag sa mga anak po natin, milagro na lang pag naghugas ng pinggan yung anak ko. Milagro na lang pag naisipan niyang itiklop yung kanyang. Diba? Milagro na lang pag naalala ng teacher namin na magturo. Tama po? Yun po yung milagro. Yung impossibility ay nangyari. Now, ang question na pangalawa, do you want to experience miracle in your life? Amen po, di ba? Kasi wala naman pong tao na ayaw makaranas ng miracle sa kanila pong buhay. Kahit po sino, kahit ano pong estado ng buhay po natin, gusto po nating maranasan ang milagro. Now, yung atin pong
text ay makikita po natin sa Mark chapter 5. And hindi ko na po babasahin yung buong text dahil mahaba po iyon. So, ikukwento ko po sa inyo yung pong laman ng Mark chapter 5. So, Mark chapter 5 verse 22, alam po natin na yung una pong story ni Jesus, siya po ay nakipagkita at pinagaling po niya yung tao na meron pong demonyo. Tama po? And ngayon, dito makikita po natin na si Jesus pumunta na naman sa isang lugar, sumakay ng bangka, at pagbabang pababa niya, same scenario. Meron pong isang tao at ang sabi po dito, yung lumabas daw po ay ruler ng synagogue, or in short, Pharisee. Tama po? Ibig sabihin, siya po ay isang Pariseo. At ano daw po yung pangalan? Jairus. So, pinapakita po sa atin dito, sa ating text, na si Jairus daw po ay isang Pariseo. At ang isang Pariseyong ito ay pumunta kay Jesus at nagpatira pa sa harap ng Panginoon. Now, familiar po, ano? Isinuko po ni Jairus yung sarili po niya. When people fall down on their knees, pag lumuluhod po tayo, mostly, ibig sabihin po nun, surrender. Tama po ba? Naranasan nyo na po bang humingi ng tawad habang lumuluhod? O nakapanood na po ba kayo ng mga Korean drama na kung saan yung mga bata pag pinagagalitan, lumuluhod tapos gumaganto po, di ba? Tama po ba? Baka ako lang pala nanonood ng K-drama dito. No? Wag na po kayong mag-ano, wag na po. Alam ko po nanonood din po. Eh, di ba? Lumuluhod po. So, most probably, si Jairus ay lumuhod po sa harap ng Diyos. So ngayon, makikita po natin dito, ano ba yung miracle na nangyari Jairus? So bago po natin pagpatuloy, tayo po munang lahat ay pumikit, yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umaga pong ito. And we just want to lift you up, Panginoon, and lift everyone up sa panalangin na, Lord, i-ready mo po yung aming puso, yung aming isipan. Buksan mo po yung nawa ito at hayaan mo, Panginoon, na madakila ka. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na magkaroon po ng distraction upang matutunan po namin yung iyong salita. Maraming salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. So gusto ko pong maintindihan natin ito idea na si Jairus po ay isang Pariseo. Mamaya i-explain po natin bakit importante na maalala natin na si Jairus ay isang Pariseo. Bakit? Kasi si Jairus, bilang isang Pariseo, alam po natin na siya po ay kalaban ni Jesus. Tama po ba? Kung babasahin po natin yung gospel, malalaman po natin na ang mga Pariseo nais po nilang ipapatay si Kristo. Nagpa-plot na po sila kung paano po nila aatakihin si Kristo. Paano po nila mapapapatay si Kristo. Bakit? Kasi hindi po nila matanggap yung itinuturo ng Panginoong Hesukristo. And isa pa, bilang isang Pariseo, alam po natin, nagkakaroon po tayo ng idea na si Jairus po sa paligid ng maraming tao ay kilalang kilala ng mga tao. Tama po? Kunwari, lumabas po tayo, nakita niyo po ako. Diba? Kilala niyo po ako na pastor po ako ng church na ito. And si Jairus, ganun din po siya. Siya po ay ruler of synagogue. Ibig sabihin, parang ano po yan, yung sa Katoliko, yung parokya, no, yung pong, ano bang tawag doon, parish priest. Diba yung parish priest, kilalang kilala po yan ng mga tao. Parang ganun po yon. So importante po itong information na ito para mamaya. Kasi doon po natin maiintindihan kung gaano po kalalim yung ginawa ni Jairus. Now, ano po ba yung ginawa ni Jairus na sinasabi ko po kanina pa? No, una, nakita natin, i-describe na si Jairus ay isang Pariseo, kalaban ng Diyos, kilala ng lahat, at lumuhod. Gusto ko pong maintindihan natin yung maigi na si Kristo ay kalaban nila. At si Jairus ay Pariseo, o pwede po natin sabihin pare nung lugar na yon. At kung makikita po natin maigi, yung Pariseo lumuhod sa harap ng kanilang kalaban. Can you imagine yung pong ginawa niyang yon? Ano pong kahihiyan ang kaya niyang lamunin
para lang po dito sa sasabihin niya sa verse 23. And ang sabi niya, and implored him earnestly, saying, my little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her so that she may be made well and live. Hindi lang po siya lumuhod sa harap ng kanilang kaaway. Siya po ay nanalangin, nakiusap, at naniwala na yung kaaway nila ay kayang pagalingin yung kanyang anak. Tingnan niyo pong maigi, ang sabi po dito, my little daughter is at the point of death. Question para po sa mga tatay, kayo po ba, kaya niyo pong gawin ang lahat para po gumaling ang inyong anak? Hello po mga tatay, kaya niyo po bang gawin ang lahat para po sa inyong anak? Kahit na harapin niyo po, humingi po kayo ng tulong dun sa mismong kaaway po ninyo? Yes. Kasi yun po ang wiring ng isang tatay. Kaya pong isurrender ng tatay ang lahat para lang mapagaling o para lang maging mas maayos ang buhay ng kanyang mga anak. And dito, nakikita po natin, ito po yung ginawa ni Jairus. He was willing to give up everything. Jesus. Kasi malamang sa malamang, narinig na po ni Jairus yung kwento ni Jesus. Narinig po niya na si Jesus nagpagaling ng may sakit, nagpalakad ng lumpo, at bumuhay ng patay. Kaya alam niya, sigurado siya sa puso niya, na kayang gawin. Hello? Kayang gawin ni Kristo yung hinihingi po niya. So ano pong tawag doon? Faith. Si Jairus, kaaway ni Kristo, piniling ilagay ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Now, sa buhay po, marami pong pagkakataon na mayroon pong problema na dumadaan na para bang nalilimutan po natin yung pong kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya yung faith po natin, minsan hindi po kay Kristo na ilalagay, kundi sa tao, diba, kay Mars. Tama? Pag nag-message siya, Mars. Alam na po natin kasunod, pag sinabing Mars. Minsan hindi na po nangangamusta, minsan diretso na po sa business, tama? Mars, baka naman meron kang 500 dyan, pahiram naman ako. Diba? Doon po nilagay yung pananampalataya. At hindi po natin na ilalagay yung pananampalataya po natin sa Panginoong Hesukristo. Kaya po, importanteng maintindihan po natin, makita po natin paano po mag-a-unfold yung kwento ni Jairus. So now, alam po natin na pumayag po ang Panginoong Hesukristo. Pagdating ng verse 24, ang sabi, and he went with him. Wala pong alintana, wala pong kahit anong sinabi si Kristo. Ang pagkaluhod ni Jairus sa kanya, pagsabi na pagalingin mo yung anak ko, ang sabi lang po ng author o ni Mark, sumama si Kristo. Sa buhay po natin, ganun din po ang Panginoon. Maaaring hindi pa po sinasagot yung ating pong mga miracles na inaantay. Pero dito makikita po natin na kahit wala pa yung miracles, sumama po si Kristo sa kanya. Ano pong gusto kong sabihin? Sa buhay po natin, when we pray for miracles, hindi po agad. Meron po mga times na hindi po agad. Pero one thing is for sure. Yung journey na pinagdadaanan mo ngayon, kasama mo si Jesus. When you prayed, yung gabi na hirap ka, yung gabi na hindi ka makatulog, yung gabi na punong-puno ka ng kalungkutan, when you prayed, Jesus was with you. Hindi pa man sinasagot ngayon, pero kasama po natin si Jesus. Yun po yung comfort. Yun po yung comfort. Sometimes, nalilimutan po natin that Jesus being there is already enough. Diba na sasamahan tayo ng Panginoon. He is willing to go down sa lahat ng hirap, samahan tayo. Ano pong nangyari? Nung sila po ay nagbabiyahe, in the middle of this journey, biglang may sumingit. Meron pong sumingit na isang babae. Verse 25, and there was a woman who had a discharge of blood for 12 years.
from Jairus, nag-shift bigla yung story. Tama? Nagbabiyahe sila, papunta sa bahay ni Jairus, and then bam! Biglang nagbago yung story. Biglang mi-introduce na bagong character. Isang babae na dinudugo for 12 years. And alam niyo po, itong babaeng ito, narinig niya yung balita tungkol kay Jesus. Diba? Ito po yung background ng babae. She was bleeding for 12 years. Para po sa mga babae, ang hirap po mag-commence, tama? Sobrang hirap. Meron pa po akong mga kakilala, may tinatawag po silang dysmenorrhea. No, hindi ko po kayang i-explain kung ano yung sakit na nararanasan po noon. Imagine that. Ano sa isang buwan, ano po ang normal na menstruation period ng babae? 3 days. 3 days po, no? Minsan may iba siguro, 4, 5. Pero imagine, araw-araw for 12 years. Gaano po kahirap yung pinagdadaanan po niya? Sobrang hirap. Mind you, yung pong sinabi ni Jairus sa Panginoon, ano pong pinakita nun sa atin? He was desperate. Para sa isang tatay na lumuhod sa harap ng kanyang kaaway at humingi ng tulong, it shows us faith and desperation. And dito, makikita din po natin, pangalawang background ng babae, lahat ng kayamanan niya, ginastos niya na sa mga doktor. Ibig sabihin, wala na po siyang yaman. And dahil po doon, akala po niya, gagaling po siya. Akala po niya, yun po ang makakatulong sa kanya. Pero ano pong nangyari? Pangatlo, she got worse. Lalo po siyang lumala. And sometimes, kapag ang faith po natin, ini-spend po natin sa mga taong nakapaligid sa atin, sa mga trabaho na meron po tayo, sa business na meron po tayo, hindi na kayo maghihirap kasi maganda naman yung business namin eh. Tama po? And then there came COVID. Nung pumasok ang COVID, nasira po yung ekonomiya ng lahat. Yung mga business na walang ng business. Yung mga walang business, nagkaroon ng business. Nagbenta ng tissue, face mask, face shield. Diba? Dati ang umpisa ng face shield, 150 pesos. Nung patapos na yung COVID, wala na, 10 piso na lang. Pero ano pong punto? Kung ang atin pong faith ay nakalagay sa mga mundong bagay, sa mga tao, mawawala po yan. Pero kung Kristo po natin ilalagay po yan, we will experience miracles. Kaya nga, ang tanong ko po kanina, gusto niyo po bang maranasan ang miracle? Last week, pinag-usapan po natin surrender. Tama? We can be totally free when we surrender to Jesus completely. Now that we are surrendered, we need to put our faith kay Jesus. Kailangan po nating maniwala kay Jesus kahit na parang si Jesus meron pong detour. No, yung journey po natin sa paghihirap po natin, hindi po laging agad sinasagot. Papakita ko po sa inyo yung comparison. Next. Sabi dito sa verse 27 and 28, she had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment. Sabihin, hawakan po niya. Bakit? Kasi sabi niya, if I touch even his garments, I will be made well. Nakita niyo po, statement ni Jairus, lay your hands on my daughter and she will be alive and made well. Sure, wala pong duda. Pagdating sa babae, ganun din. Sabi niya, kahit yung laylayan lang ng damit niya, ang mahawakan ko, gagaling ako. Yung po bang anak ni Jairus, gumaling po ba on the spot? Hindi. Kasi pupunta pa lang po sila eh, tama? Itong babae, paghawak niya sa damit ni Jesus, gumaling po siya. Instantly, on the spot. Sabi po dyan, and immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease. Some miracles happen on the spot. But some miracles happen, kagaya ni Jairus, nag-journey muna bago makarating. And hindi pa po natin alam kung anong mangyayari kay Jairus. Tama? Kasi hindi pa natin na-unfold yung mangyayari kay Jairus. Pero ang sigurado po tayo, yung babae, paghawak niya kay Jesus,
yung faith niya na mapapagaling siya ni Jesus, nangyari on the spot. Now, tingnan pa po nating maigi. Ano pa nangyari? Naramdaman po ni Kristo na mayroon pong humawak sa kanya. At naramdaman po ni Kristo na may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Kaya ang sabi po dito, Jesus, perceiving in himself that the power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, "Who touched my garments?" Gusto ko pong maisip natin o ma-imagine po natin na ito pong time na to, yung verse 1 po nito, sabi po doon na Jesus was walking in a great crowd. Ibig sabihin, marami pong kadikit si Jesus, marami pong humahawak sa kanya. Pero deep down, alam ng Panginoon na meron pong lumabas na kapangyarihan sa kanya. That is why he was asking, "Who touched me?" And nakakatawa po yung sagot ng mga disipulo ni Kristo. Napaka-sarcastic po, no? Sabi nila dito, "Bakit mo tinatanong, Panginoon, na sino humawak sa iyo? Eh, ang dami-daming tao. Eh, sigurado lahat yan, hinahawakan ka." Pero alam ni Kristo yung nangyari. And now, ito pong babae, but the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling and fell down before him and told him the truth. Akala niya nagalit si Kristo. Pero ang totoo, gusto lang ipakita ni Kristo o i-highlight yung nangyari sa harap ng maraming tao that when we go to Christ, when we put miracles happen. Iniwala po ba kayo that when we put our faith in Jesus, miracles happen? Now, sabi dito ng Panginoon, "Daughter, your faith has made you well." Minsan, sinasabi po natin, naniniwala ako sa Panginoon. Pero yung pamumuhay po natin, hindi po nagpapakita na naniniwala po tayo sa Panginoon. Alam niyo po yung salitang believe, yung John 3:16, "For God so loved the world that whosoever believes." Yung believe po yun, hindi po yun parang bata na believe. Yung believe na, naniniwala naman ako dyan eh. Yung believe po na yun, ibig sabihin, when you believe something, you drop everything and you follow that something. Ibig sabihin, when you believe Christ as Savior and Lord, you drop everything and you follow Jesus. Yun po yung believe. Hindi po yung make-believe lang na naniniwala lang po tayo basta-basta. Naniniwala ko si Kristo ang tagapagligtas and that's it. Kasi pag ganun lang po tayo, parang gamot po yan. Naniniwala ako na ang gamot o effective na gamot sa trangkaso ay Bioflu. Naniniwala ako dyan. Pero sa paniniwala po bang yon, gagaling po ba tayo? Hindi. Hindi po tayo pwedeng gumaling ng naniniwala at hinahawakan lang po natin. Di ba? Kahit anong isip mo dyan, hindi po gagaling. Ano pong kailangan gawin? Inumin yung gamot. And parang kay Kristo, ganun din po. Si Kristo po ang nagbayad ng ating kasalanan. So ang kailangan po natin gawin ay tanggapin po sa bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa pagtanggap po natin ng buong puso, kasama na po doon yung pagsunod natin sa Kanya. Yun po yung ibig sabihin nun. And now, ito po yung sinabi niya. Yung faith ng babae na nilagak na kay Jesus, she was willing to give up everything, mahawakan lang yung damit ni Kristo. And it did. Gumaling po siya. Now, ito po yung nakakalungkot. Kasi after nasabihin yon ni Kristo, sabi, actually hindi nga po after, sorry. Sabi doon, "While he was still speaking, there came from the ruler's house, which is Jairus, some who said," basahin po natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" Can you imagine ano pong nararamdaman ni Jairus nung moment na ito? Pakinoon, ako yung unang nagsabi, napupuntahan mo yung anak ko eh. Tumigil-tigil ka pa kasi dito sa babae, hindi na tuloy tayo umabot. Hindi po natin alam kung gaano po katagal yung tinagal ni Kristo doon sa pakikipag-usap ng babae, pero one thing is for sure,
Frustrated po si Jairus. And takot po si Jairus. Though sa text, hindi po sinabi kung ano yung nararamdaman ni Jairus directly, pero ang nakakatawa po doon, nulat po ni Mark na reaksyon ng Panginoong Hesukristo. Kaya niyo po bang i-imagine kung kayo po magulang nanay o tatay, humingi ka ng tulong sa isang tao, pumayag naman siya. Kaya lang, on the way sa pagpunta nyo, tumigil mo. May pag-usap. And then may na-receive kang text na huwag ka nang umuwi kasi wala na yung anak mo. Ano pong mararamdaman natin? Galit. Di ba? Baka magalit doon sa babaeng gumaling. Kasi ito, naki-epal-epal pa eh. Nakisali-sali pa eh. Aka mo yung dapat pupuntahan. Tama? Ang dali pong mag-blame ng ibang tao kapag ka nahihirapan po tayo. And ang dali pong ma-frustrate when things are not going our way. And lastly, ang dali pong matakot kapag hindi po nangyari o kapag meron pong pangit na nangyari sa ating pong mga buhay. Tama po. Kunyari, nawalan ka ng trabaho, hindi ka ba matatakot? Natatakot ka. Yung business mo biglang bumagsak. Natatakot ka ba? Yes. Pero sometimes, yung fear po na yun, yun po yung nagpapahina ng ating pananampalataya. And tingnan niyo po yung sinabi ni Kristo. But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, Jairus, "Do not fear, only believe." Ulitin nyo nga po. This time, sabihin nyo po yung pangalan ninyo and basahin na po. 1, 2, 3, go. And ito po. Zorel, do not fear, only believe. Alam ko po may mga pinagdadaanan po tayo ngayon na parang uncertain, na kailangan po natin ng miracles. Maaring may dinadaanan po tayo mga problema, kasakitan, mga emotional sickness. I want you to say this. Si Jesus po ang nagsabi nito kay Jairus noon, and ngayon sinasabi po ni Lord sa atin. Ulitin po natin. Sabihin niyo po yung pangalan, and then basahin niyo po. And imagine that Jesus is saying this to you. Sige po, go. Zorel, do not fear, only believe. Dito, ipinapakita, though hindi sinabi ni Mark o sinulat ni Mark, yung totoong nararamdaman ni Jairus, but yung interaction ni Jesus, pinapakita sa atin that on the spot, Jairus was fearful. Natakot po si Jairus. Bakit? Kasi ibinalita sa kanya na patay na yung kanyang anak. And this may be true or not. Maaring totoo, maaring hindi. Kaya po, takot ang naramdaman ni Jairus. And sa pagpapatuloy po ng kwento, makikita po natin na si at si Kristo ay dumating sa bahay niya. Pagdating po nila sa bahay, may nag-iiyakan. Siyempre, patay na yung bata. Nag-iiyakan na yung mga kamag-anak at ang gulo-gulo na ng bahay. Ano pong sabi ni Kristo? Bakit kayo umiiyak? Bakit kayo malungkot? Eh, tulog lang naman yung bata. Kung kayo po yung kamag-anak na nandun, ano pong mararamdaman nyo? Parang, ha? Seryoso ko ba? Patay na, hindi na nga humihinga eh. Pero ano pong sabi ng Panginoon? Natutulog lang siya. And then, pumasok si Kristo, sinama po niya si John, si Peter, and si James. At lang. And then, ang sinabi po ng Panginoon, Ineng, gumising ka. Alam niyo po kung ano nangyari? Gumising po yung bata. Tumayo po yung bata na iniisip nilang patay, bumangon. Ang punto po, yung mga milagro sa buhay po natin, minsan, instant na nangyayari. Minsan, kailangan muna nating mag-journey hanggang sa marating po natin yung milagro. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon po nila. Pareho po silang desperado, tama? Yung babae at si Jairus, pareho po silang desperado.
Pero pareho po ba yung timeline ng pagsagot ng Panginoon sa buhay po nila? Hindi. Hindi. So ano pong natutunan natin? Miracles happen when we put our faith in Him. Ulitin nga po natin, 1, 2, 3, go. Miracles happen when we put our faith in Him. Kanina ang tanong ko po, gusto niyo po bang ma-experience ang miracle? Put your faith in Jesus. Kung gusto niyo pong maranasan ang mga milagro sa buhay po ninyo, kailangan po nating ilagay yung ating pananampalataya sa Diyos. Specifically, kay Kristo. And ano pa pong nakita natin dito? Ito yung kanina ko po paulit-ulit sinasabi. Experience miracles from the Lord Jesus Christ. Yung babae naranasan po niya, and immediately the flow of blood dried up and she felt in her body that she was healed of her disease. Verse 42, and immediately the girl got up and began walking, and they were immediately overcome with amazement. Maaaring tayo po ngayon ay may pinagdaraanan. At maaaring pray ka ng pray, hindi pa sinasagot ng Diyos yung hinihingi mo. Hindi pa binibigay yung miracle na hinihingi mo. Baka yung sitwasyon mo parang kay Jairus. Kailangan mo munang mag-journey with Jesus. I-enjoy natin yung ating journey with Jesus. Rather than iniisip po natin, ano ba yung Panginoon? Dasal ako ng hindi ka naman sumasagot. Wala pa rin yung hinihingi ko. And sometimes, ang atin pong sitwasyon ay parang yung babae. When we pray for miracles happen. And sa mga tatay po, na Father's Day po ngayon, and alam ko po, nung unang beses na nalaman niyo po na buntis ang asawa ninyo, yan po ay isa sa mga pinakamagandang miracle na nangyari sa buhay po natin. Tama po ba? Hindi ko pa po nakikita si Zion, pero alam ko po na magiging masaya po kami na madadagdagan po kami ng isang bata sa bahay po namin. And that's one of the greatest miracle na binigay ng Diyos sa akin. Alam niyo po, wala pong lingid sa kaalaman kung ano pong klaseng buhay ang ginawa ko po noon. And when I was praying for a baby, nung nagpe-pray po ko, sabi ko, Lord, hindi ko naman to deserve it. Kasi naging masama akong tao, lahat ng bagay, lahat ng kasamaan ginawa ko po against your will. Pero Lord, I believe that you have forgiven me and I believe in miracles. And after a few months, pumasok po yung asawa ko sa kwarto, may hawak po siyang gano'n. Tapos nakita niya po sa akin. On the spot, umiyak po ako kasi sabi ko, Lord, salamat. Kaya nga sabi niya, wala pa nga ultrasound. Sinabi mo na agad sa mama at papa mo na buntis ako. Sabi ko kasi, ganun ka-excited yung pananampalataya ko. Na naniniwala ako na binigay na ng Diyos yung miracle na hinihingi ko. Kasi I firmly believe that our children, yung ating pong mga anak, ay mga version po natin na wala po nung childhood trauma natin. No, yung mga bagay na pinagdaanan po natin, yung pagdadaanan po nila, hindi na po kaparehas nung sa atin. So kaya alam ko po sa mga tatay, milagro po ang isang bata. Lalo na po sa mga lolo. Diba? Alam ko po, sobrang saya ng mga magiging lolo at lola na po. And especially yung pong mga lolo at lolo na. Ibang-iba po yung miracle na nararamdaman niyo po ngayon. Now, miracles happen when we put our faith in Him. Miracles happen when we put our faith in Him. Yung pong buhay ng dalawang taong ito, converged. Hindi naman po sila magkakilala. Pero both po sila, na-experience sila ang milagro ng Diyos. Tayo din po, mararanasan natin yung pong milagro ng Diyos when we put our faith in Him, in Jesus. And we can only put our faith in Him, pansinin niyo po yung ginawa ng dalawang tao, sila po ay lumapit kay Kristo.
You cannot put your faith in Jesus kung ikaw ay hindi surrendered sa Panginoon. You can only put your faith kung sinurrender mo yung buhay mo sa Diyos. Kaya una po nating pinag-aralan, freedom in Christ. Now that you are free, ano ang pipiliin mong gawin? Manampalataya kay Kristo. So that miracles will happen in our lives. Ang miracle po, hindi naman po laging pera. Baka iniisip po natin, miracle. Ako, mamaya makakapulot ako ng isang attache case na punong-puno ng tigbebente. Diba? Baka yun po yung iniisip po natin na miracle. Hindi po. Marami pong miracle sa buhay po natin. Reconciliation ng relationship. Diba? Yung parang akala natin, patayin na tong relationship na to. Pero kayang buhayin po yan ng Panginoon. Yung pong mga tao na may sakit, kamag-anak po natin, akala po natin, wala na pong solusyon. And then, bang! Pinagaling ng Panginoon. Why? Because we need to put our faith in Jesus so that we can experience miracles. Makikita po natin yung buhay nila, talagang sumunod po sila kay Kristo. Sinundan nila ang Panginoon. Now, you want to experience miracle? Ilagak mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Ibigay mo kay Kristo yung pananampalataya mo. Alam niyo po, naalala ko yung kwento ni Jesus nung pinakain po niya yung 5,000. And lahat ng kwento na nagpakain po ang Panginoon ng maraming tao. Pero ang isa pong nag-strike sa akin, meron pong isang bata na kinuhanan po nila o dinala niya kay Jesus yung kanyang tinapay at isda. Ano pong nangyari dun sa isda? Nag-multiply, tama po? Dumami po yung tinapay at yung pong isda. In a way, parang ganito rin po. Ibigay mo yung maliit mong pananampalataya kay Kristo. Ipapakita niya sa iyo kung anong kayang gawin ng Diyos sa maliit na paniniwalang yan. And magugulat ka ang sabi, "And I will show you great and mighty things that you have not yet seen." Sa buhay po naming mag-asawa, yung kotse po namin ay blessing ng Diyos. Hindi po kayo makakita ng mga nagpapahulugan ng kotse na kinsenas po ang bayad. Tama po? Laging once a month and full. Yung pong na-applyan po namin ng loan ng kotse, pinayagan po kaming magbayad ng 15:30. Ganun po kabuti ang Panginoon. And every time na masisira po yung kotse, ang blessing po ng Diyos, bumubuhos. Sabi ko, "Lord, sira yung aircon ng init." Bigla pong alam niyo po, biglang nagbigay ang Panginoon ng pagpapala. Nagkaroon po ng bonus yung asawa ko sa kanyang trabaho na hindi naman po namin ine-expect na sumapat po doon sa pangangailangan na yun. And now, I still believe. And salamat po sa kay Kuya Jerome noon, haba ng kwentuhan namin kahapon. I was reminded that God is enough. That God will provide. That Jesus will create miracles in our lives. Now, syempre, Father's Day po ngayon. So, hindi po natin pwedeng palakasin na sa kwento po nung pinag-aralan natin, alam po natin na si Jairus po ay isang tatay, tama? So now, ano po yung makikita natin na prinsipyo ng isang tatay? Yung mga tatay po, marami po sa mga tatay, no, hindi po tayo, madalas hindi po tayo umiiyak. No, kasi kailangan, ano po tayo strong. Tayo po yung, sabi nga ni Hazel kanina, haligi ng tahanan. Tayo po yung pinangahawakan na pag nanghina na rin yung tatay, si nanay, manghihina na rin. So now, tingnan po natin ano yung mga makikita po natin kay Jairus, yung pagmamahal ni Jairus, ano po yung makikita nating mga biblical principles. Number one, fathers will do anything for the well-being of their family. Amen po ba, mga tatay? Lahat ng bagay, lahat ng trabaho papasukin para lang maibigay ang magandang bukas ng kanilang pamilya. Ganun po ang mga tatay.
Kagaya po ni Jairus, pinapaliwanag ko po kanina, si Jairus ay isang Pariseo, si Jesus ay kaaway ng synagogue, but still, makikita po natin na sa kanyang kaaway, dahil alam niya na malapit nang mamatay yung kanyang anak at naririnig niya na si Kristo ay kayang magpagaling, isinakripisyo po niya yung kanyang posisyon, isinakripisyo po niya yung kanyang pride, at ano pong ginawa niya? Lumuhod sa harap ni Kristo, nanalangin at naniwala na, Panginoon, hawakan mo yung anak ko, gagaling siya. Fathers will do anything, actually everything, for the well-being of their family. Ako po, matanda na po ako, 33 years old na po ako. I mean, no offense po dun sa, medyo mas may edad po sa akin. Pero, ang point ko po is, hindi na po ako bata para humingi ng tulong sa tatay ko. Pero every time na mahihingin po akong tulong sa tatay ko, mas mabilis pa po siya sa alas 4, dumadating sa bahay po namin. Ganun po yung mga tatay natin. Hindi po natatapos ang pagiging tatay ng isang tatay kahit na tumanda na yung kanilang mga anak. So kaya po, gusto ko pong maintindihan natin and ma-appreciate po natin yung ating mga tatay that they will do anything in their power to provide a good future para po sa atin. Di ba ganun din po yung ginawa ni Heavenly Father? Isang miracle na ginawa ng Panginoon ay ibigay ang kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala na dapat kapatawaran eh. Pero gumawa ng milagro ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, namatay sa krus at nabuhay sa ikatlong araw. Yun po yung pinakamagandang milagro na nangyayari sa mundo pong ito. Yung ibigay si Jesus Christ. Pangalawa, a father's worst fear is the endangerment of their family. Naalala niyo po, nung gumaling yung babae, sinabi sa kay Jairus, patay na yung anak mo. Alam po natin, hindi po binanggit ni Mark yung nararamdaman ni Jairus, pero si Jesus po ang nagpakita sa atin kung anong nararamdaman ni Jairus. Ang worst fear ng isang tatay ay hindi o mapalagay sa isang delikadong sitwasyon ang kanilang pamilya. Kaya nga ang mga tatay ay laging may pangaral, lalo na sa mga babaeng anak. Tama po? Diba? Laging pinagsasabihan, o huwag kang sasama ng ganito, sa mga pagkakayo lang, dalawa lang kayo, huwag kayong pupunta sa ganyan. Diba? Huwag kayong iinom, huwag kayong magpupuyat, huwag kayong magpapagabi. Lahat ng yun, di natin na-appreciate. Pero ang gusto lang kasi ng tatay natin, mapabuti tayo. And hindi nyo alam kung anong nararamdaman ng mga tatay kapag hindi pa kayo umuwi. Hindi nyo alam kung anong nararamdaman ng mga tatay kapag ka ikaw ay nasa peligro. Naniniwala ako na kung si Dr. Pau, na nasa Mindoro, tama po, humingi ng tulong ng Pastor Boyet, baka wala pang 30 minutes, nag-drive na si Pastor Boyet papunta doon. Ganun po ang mga tatay. Yung worst fear po nila is the endangerment of their family. Number 3, kanina, worst fear. Ngayon naman, greatest joy. The greatest joy of a father is when their family is safe. Tama po ba? Wala pong ibang magpapasaya sa mga tatay kundi makita ang kanilang pamilya na safe and secure. Makikita po natin doon sa second to the last verse ng ating text that they were amazed, no, nung tumayo po yung bata. And ganun po ang mga tatay. Naalala ko po nung nag-umpisa po ako sa ministry, sabi po sa akin ni Pastor Sani, sabi niya, alam mo anak, dapat pagka nag-umpisa kang mag-disciple, dapat pag nag-umpisa kang magkaroon ng mga tao na nasa ilalim mo, meron kang a father's heart. Sabi ko, ano pong ibig sabihin nun? Meron po ba ditong tatay na makikipagkompetensya po sa kanyang anak? Na kapag nakita po natin yung pong mga achievements ng anak natin, bigla po tayo ma-insecure? Meron po bang ganon? Wala po. Kasi ang tatay, isa po sa tumatak po sa akin kahapon, no, pinag-usapan po namin na Pastor Eric, encourager.
Ang tatay po, handa po siyang maging platform ng anak niya para maging successful po sila sa buhay. Then again, the greatest joy of a father is for his family to be safe, secure, and successful. Alam niyo po, nung gumraduate po ako nung college, kahit na sobrang haba po nung college, na walang stethoscope eh. Sa tagal ko po sa college, alam niyo po ang sinabi ng tatay ko sa akin, anak, congratulations. Nung pumasa po ako ng board, sabi niya sa akin, anak, congratulations. Nung gumraduate po ako ng master's ko, sabi niya, anak, congratulations, I'm so proud of you. At kitang-kita ko po sa mukha ng tatay ko, at lagi niya sinasabi sa aming magkapatid, na-achieve niyo yung mga bagay na hindi ko na-achieve. Na sinabi ng mga tao before na hindi ma-achieve ng mga anak ko. Hindi ko po makakalimutan to. Kasi yung mga kaibigan ko, mga tatay namin, halos lahat po kami nasa abroad yung magulang po namin. And lagi daw sila, tumatawag yung tatay nila, anak, kailan ka ba makakagraduate? Nasakit na yung likod ko rito eh. Nasakit na eh. Diba? Yung nanay ko po, yung tatay ko, hindi ko po yun narinig sa kanya. Pero ang sabi lang po niya sa akin, anak, gusto kitang makagraduate. Kasi ang sabi ng mga tao sa paligid ko, hindi ka rin makakagraduate. Hindi kayo makakagraduate, magkapatid. Kasi kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Yun lang po yung pakiusap niya sa akin. And nung nagawa ko po yun, wala pong ibang mas proud kundi yung mga magulang ko. Kahit na yung nanay ko po, sabi niya, anak, ang sakit na nung kamay ko, ang nipis na nung uniform mo. Di ba, sa tagal ko po sa college, ang nipis na eh, kakakusot niya eh. Sitro na po yung, halos sitro na yung damit ko eh. Pero alam niya po, lalo na po nung nagpunta na po kami ng PICC. Di ba? Para po sa mga may board exam yung course, nung pumunta na ng PICC, sobrang proud po ng mga magulang ko. Sobrang saya ko po nun kasi naibigay ko po sa kanila, though medyo mahaba, yung pong hinihingi nila sa akin. What is the challenge for everyone? Hindi lang po sa mga father, but pero sa fathers po muna. As fathers, if we want to experience and see the miracle of Jesus working in our lives and families, we ought to put in Jesus. Bilang mga tatay, bilang mga head ng family, tayo po ang unang dapat na nakikitaan ng paglalagay ng pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya hindi lang nun ibig sabihin naniniwala kay Kristo. Pananampalataya ibig sabihin susunod ka sa mga pinapagawa ni Kristo. Ikaw ang mauuna. Kasi kung hindi ikaw ang mauuna, huwag mo nang asahan yung anak mo na sumunod. That is why, fathers, you want miracles? Ikaw ang maunang magtiwala sa Panginoon. Amen po. Miracles happen when we put our faith in Him. Isa pa nga po, miracles happen when we put our faith in Him. Aming salamat po. And mabuti po ang ating Panginoon. To God be the glory. Tayo po ay tumayo. Ngayon, ito po yung pakiusap ko. Pwede po bang yung mga magpapamilya, pwede po kayong magsama-sama and yakapin nyo po yung inyong tatay and appreciate them. Ano? Kasi yung mga tatay po natin, hindi po natin alam kung ano pong pinagdadaanan nila, yung hirap na dinadaanan po to provide for us. Para po sa mga wala pong mga kapamilya na nandito, pwede po bang yung ibang mga leaders, pwede pong lapitan yung mga tatay, pray for them? Sige po, lapitan po natin yung ating mga tatay. Let us hug them, kiss them, di ba? And pasalamatan po natin yung mga tatay po natin. Sige po.
lamang. Ikaw lamang ang tangi ko sa ng ating Panginoong Hesukristo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. And kung nais mong maranasan itong milagrong ito, yung kapatawaran sa iyong mga kasalanan, kapatid, ito yung panahon, ito yung oras na binibigay sa iyo ng Diyos upang tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung nais mong gawin ito, sundan mo ang panalangin ito. Pero bago ako manalangin, gusto ko lang i-explain sa'yo na yung panalangin, hindi yun ang magliligtas sa'yo, kundi yung pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo. Tayo'y manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Salamat po sa milagro ng kapatawaran ng aking mga kasalanan.
Salamat po, Diyos Ama, dahil Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Kaya naman po, sa umagang ito, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap po kita, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And again, to God be the glory. Happy Mother's Day po. Amen.